matagal na nating alam, may pera sa basura. Pero heto ang talagang pambihira. Sa tambakan, meron din palang mapupulot na mamahaling mga relo na ang presyo posibleng umabot ng daan-daang libong piso. 8 oras kada araw ang iginugugol ni Chris, hindi niya tunay na pangalan, sa racket niyang ito sa Japan. Ang paghahakot ng basura. Magte-treasure hunt tayo. At ang basura ng iba, mapapakinabangan pa. Tatapulan namin ito. May mga dining set pa nga. Gitara, gadgets, at kung ano-ano pa. Siguro may titira. Kaya kailangan i-empty yung bahay. Gulat ako doon kasi lahat doon, pag hindi ginagamit, natapon na. Sabi-sabi, pwede niyo uwi yan o kaya ibenta niyo. Malaking halaga daw yun. Kaya oras ang kalaban ni Chris sa pakikipag-unahan. Sa gitna ng paglilinis sa parang dagat ng basurang plastik at papel, ang kanya raw na dive sanduse ng mga lumang relo na nakasilid sa magkakaibang mga bag. Kapalagyan akong baterya sa Pilipinas, baka pwede pa kasi sayang. At nung i-post ito ni Chris sa Facebook, dito siya nagka-ideya na ang halaga raw ng kada relo posibleng pumalo ng 100,000 piso. May gustong bumili po ng 150,000. May nagsabi kasi maabot doon ng 300 to 500,000. Vintage siya nga. Totoo ba ang kanilang haka-haka? Watch and learn. Ang sanduse ng relo, pinaka-iniingat-ingatan ngayon ni Chris. Nung mula Japan, inuwi niya ito nitong nakaraang taon dito sa Pilipinas. 6 sa mga ito, ipinampasalubong niya sa kanyang pamilya. Maganda yatang tignan pag maisot ito. Ngayon lang ako nagkarilo ng ganito. Pero ang pinakatatago-tago niya, ang isang ito, na ang strap, kulay silver at gold, may kabigatan at may simbolo na parang corona. Rolex pala ito. Eh, pwede na 20. Ang mura naman tang. Eh, 60 na lang. Mahal pala. Diskumpiado ako kasi madumi kasi yung loob eh. Saka parang luman-luma na siya. Kaya sinusot ko lang ordinary. Hanggang 1 tinapat ko siya sa araw, nakita ko kumikislat parang ginto yung gilid niya. Nung pinos ko po, may gustong bumili po ng 150,000. Kung genuine daw yung makina, maaari pang tumaas. Hindi ko ina-expect na may pera din pala sa basura. Bukod pa ito sa naiwan sa kanyang 5 pang mga relo na karamihan wala ng baterya, nagbabaka sakali siya na posibleng libo-libo o daan-daang libo pa ang halaga ng mga ito. Yung Citizen Homer, yung Wired Chronograph, tapos yung Alba Chronograph, tapos Zenit Valentino Rossi, abot ng 400,000 siguro. Kasi luma na daw yung mga vintage. Highly collectible na daw yun. Sa tanang buhay daw ni Chris, hindi raw siya nakapagsuot ng mamahaling relo. Mahirap lang po kami. Minsan nangangarap din ako, sana makapagsuot din ako ng ganyan. Kaya ganun na lang kung ingatan niya ang mga relo na napulot niya sa basurahan. Binabalot niya ito sa bimpo, inilalagay sa bag, at saka isinisilid sa maleta. Iniingatan ko kasi baka magalaw ng mga bata. Sinecure ko na, kinandado ko na rin sa maleta. Kung sakali raw kasi na may halaga ito, malaking tulong, lalo't meron siyang sakit. Oras din ang kanyang kalaban. Noong 2019, nagkaroon ako ng hyperthyroidism. Yung puso ko mabilis ang tibok, mabilis ang mapagod. Namaya talaga ng gusto. 75 kilo, naging 55 ako. Hindi rin ako napagtrabaho. Malaking tulong na po yun kasi una po sa maintenance ko. Lumapit si Chris sa aming programa para mapasuri kung legit ba talaga ang mga relong napulot niya sa basura. Ang kutob ko, authentic naman siya kasi kinukulit ako ng mga buyer na gustong biling kaagad. Susunod sa pagraracket-racket ni Chris bilang kolektor ng basura sa Japan, meron siyang nahukay na yaman. 1 dosenang vintage na mga relo na ang presyo kada isa, posible raw umabot ng 100,000 piso. May nagsabi kasi maabot doon ng 300 to 500,000. Kaya nagulat ako, mahal pala yun. Tinatignan ko siya doon sa gumagawa ng relo. Sabi nga, vintage siya ngayon.
kahapon lang, ipinasuri niya ang mga hawak niyang relo. Bubuksan ko para makita ko kung rare o original. Pero 1601, may nakatatak eh. Ito, gold dito eh. Ang halagang ng relos na ito is... Time's up! Dahil ang takdang oras para malaman ang sagot. Susunod na! Ang laki pala. Harvey. Ano, ako na bibili. Sa pagraracket-racket ni Chris bilang kolektor ng basura sa Japan, meron siyang nahukay na yaman. Isang dosenang vintage na mga relo na ang presyo kada isa, posible raw umabot ng 100,000 piso? May gustong bumili po ng 150,000. May nagsabi kasi umabot daw ng 300,000 to 500,000. Para makumpirma ang kanyang hinala, nag-research si Chris. Tatanggalin mo daw yung bracelet. Sa ilalim, meron siyang serial number, saka sa ibabaw. Meron siyang reference number. Base sa tumingin ditong alahero, ang luxury watch daw na napulot ni Chris sa basura, posible raw na isa sa pinakamahal na relo sa mundo. Ang katulad nga raw nito, isinuot pa ng kilalang civil rights leader sa Amerika na si Martin Luther King Jr. 1601, model daw nun. Ayun po daw ay Rolex Datejust, two-tone, 1968. The more na vintage, the more na mas mahal daw. Ipinasuri ni Chris ang mga relong hawak niya sa kilalang eksperto sa mga relos na si Andrew Ernesto o si Mang Andy na 4 na dekada nang ito ang pinagkakaabalahan. Sino-sino po yung mga sikat na mga taong naging kliyente? Politician, mayaman, mga artista. Pinagawa sa akin, Paul Newman yun eh. Halaga nun, mga 12 million. Ngayon po, kinakabahan pero excited din para sana po positive kung maaari para makahinga po na maluwag. Pag rare na luma, mas mahal. Pag tumagal na yan, wala na sa market yan, tataas na yan. Una niyang tinignan ang Diomano vintage watches na dala ni Chris. Ano yung presyo niya, sir? Ayan, no? Disusin to. Mabibinta pa ng 10,000 yan. At ganyan yan. Iba naman, sir. Ito, wala to. So, okay lang. Ano to? Panis ito. Sunod niyang sinuri ang Diomano branded na relo. Oras na para malaman ang sagot. Bubuksan ko para makita ko kung rare o original. Pero 1601 may nakaano. May nakatatak eh. Tatak. Ito bin date just na. Original naman. Wala namang kalawang eh. Maganda oh. Kahit 100 years, aabot to. Grabe. Ito, gold ito eh. Ito. Eh kung sakaling ibebenta ko po yan, magkano po aabot eh? Simulan mo sa 300. Eh, alok mo ng 300. 300,000? Oo. Ang laki pala. Oh, ang ini-expect ko nga lang, mga 50,000, 60,000. Oh, sige, ako na bibili. Para na rin ako tumama sa loto nito. Kung nadala na sa Pilipinas yung mga gamit, ang mga batas na ng Pilipinas ang mag-a-apply. Sa ating batas, yung actual possession ay nagbibigay ng tinatawag nating disputable presumption o yung prueba na kanya na yon para dun sa mga gamit na naibigay na sa kanya at kinuha niya yung mga ibang tinapon na nalipat na sa kanya yung pagmimay-ari nun. May sarili kasing konsepto ang mga Hapon na katumbas ng minimalismo, no? Ito ang dansari. Ano yung pinakamahalaga, yun ang itatago mo. Yung least important, yun ang kailangan mong itabi o itapon na. Minsan talaga, ang oras ng swerte. Simulan mo sa 300. 300,000? Oo. Ang laki pala. O timing nito, sakto! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.